Hello po, it's me again, Love Mix Vlog. Magandang buhay po sa lahat. Kumusta po ang lahat ng ating mga followers diyan? So ayan, gagawa ulit ako ng video na ito dahil gusto ko lang pong i-share sa inyo at para po sa advance na kaalaman po sa mga baguhan. Kasi bumisita ako sa mga followers ko sana para manood ng kanilang mga reels. Marami po sa aking mga followers ay hindi po sila naka-professional mode. So ibig sabihin po, hindi sila content creator. And then, sa advice ko po sa mga gustong maging isang content creator or mag-own ng kanilang mga professional mode, bago po kayo mag-own ng inyong professional mode, siguraduhin nyo muna na mayroong wala bang violation ang inyong mga account. Kasi yung mga account na yan, kahit ilang years pa yan, kapag ka nag-professional mode na kayo, is lalabas na inyong mga violation na hindi nyo inaakala, na hindi nyo maisip na violation pala yun. Yung mga pangyayaring hindi maganda ng kahit ilang taon. So ayan, marami na pong nakaka-experience niyan dahil marami pong nag-PPM sa akin na ang tagal-tagal na daw po yun ang account na yun, tapos ngayon lang daw lumabas yung violation nila. Yes po, kasi po lumalabas po ang ating violation kapag nag-professional mode na po tayo. So isipin nyo mabuti, no, bago kayo mag-on ng inyong professional mode, siguraduhin nyo na walang violation yung mga account nyo, kasi napakahirap, napakasakit kapag upload na kayo ng maraming reels, marami na kayong followers, and then suddenly, kapag nag-apply kayo sa monetization, is hindi kayo ma-approve kasi mayroon kayong mga violations, or either naglalabasan ang inyong mga violations, na mga ilang taon ng violations, may mga iba dyan 10 years na, diba? So, manghihinayang lang kayo kasi ang dami nyo ng upload. So, ang advice ni Love Mix Vlog sa inyo, kung gusto nyo magkaroon ng account na naka-own professional mode, gumawa na lang po kayo ng bago kayo mag-start all over again. Pero yung mga dating account nyo, pwede naman hindi nyo i-delete kasi yun yung gagamitin nyo sa mga communications nyo sa inyong family, no? So, ang bali, ang gagawin yung account na ipo-professional mode nyo, talagang yung pag-ano ninyo, content creator yon. Kasi, kapag nakauna yung professional mode nyo talaga, doon nyo malalaman na ang daming violation. Kahit ilang taon pa yan, guys, lumalabas yan kapag naka-professional na yung ano nyo, naka-professional mode na yung account ninyo. So, bago kayo mag-start, kasi lalo pag may mga nagbibigay na sa inyo ng star, so sayang yun, guys, panghihinayang nyo talaga dahil hindi nyo akalain, hindi pala kayo ma-approve dahil ang account na ginagamit nyo ngayon, ng ilang taon ng account, kahit ilang taon man ang account na yan, is hindi nyo alam na mayroon pala kayong violation. So, it's too late na kung malalaman nyo may violation kayo kapag nag-professional mode kayo at nag-apply na kayo ng monetization. So, advice ko sa inyo, kung talagang sure kayo na ang account na yan is walang mga violation, i-continue po nyo, guys. Pero pag alam nyo naman or hindi kayo sigurado na may mga violation yung mga account nyo, much better po na gumawa na lang po kayo ng bago, kagaya po ng account ko na ito, Love Mix Vlog. Bagong account po ito, ginawa ko lang po ito last December 20. Then, ito yung account ko na ginawa ko talagang pang content creator na wala siyang violations. Kasi, dati-dati marami na akong account, guys. May account ako na 6.2 followers. Nung nag-professional mode yun, doon naglabasan ang aking mga violations. So, sayang, ang dami ko ng reels, ang dami ko ng views, ang dami ko ng followers, pero hindi pala ako makakapag-apply ng monetization dahil sa aking mga violations. So, kaya nga po ay ina-advise ko sa inyo na bago kayo mag-on ng professional mode, isiguraduhin nyo po na walang mga violation ang inyong mga account. Dahil kung alam nyo naman or hindi kayo sigurado na may mga violation, much better na gumawa na lang kayo ng bagong account para sa gamitin ninyo sa pagiging isang content creator. Yun lamang po, guys. At maraming salamat po sa mga nagtitiwala at sa mga nag-PPM sa akin. Maraming salamat dahil na-appreciate nyo po ang aking mga advice sa inyo. Kasi yung mga advice ko na yan talaga is dinanas ko. Kung isa-search nyo yan, ang dami kong page sa mga ganyan nagkalat na may mga violations. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga naranasan para sa ganun ay hindi nyo na po maranasan dahil napakahirap magkaroon ng violation, no? Pasayang yung pinaghirapan nyo. So, sayang lahat. Kaya, muli-muli, advice ko po sa inyo, kung hindi kayo sigurado na may violation ang inyong mga old account na ginagamit nyo ngayon, much better po na gumawa na lang kayo ng bago para hindi masayang po ang inyong mga upload, ang inyong mga views, at ang inyong mga followers. So, maraming salamat po. It's me again, Love Mix Vlog, and maraming salamat po sa lahat.